Actually, ma'am, nung 17 ng umaga po, nagsimula kami sa Rizal, ma'am, Palawan. Then, binaybay namin po yung Rizal, Palawan to Ayong Insyol, ma'am. Around... Ilang barko yun? Anim ang nakalista dun sa dyaryo? Hindi ko alam kung sa taon. Nung umalis kami sa Rizal, Palawan po, ma'am, apat na rib po, ma'am. Dalawa sa Marines, then dalawa rin sa Nabsug, ma'am. Apat kayo nung umalis? Yes po, ma'am. Ilan yung Marine? Dalawang rib po ng Marines, ma'am. Then dalawa rin po sa Nabsug. Okay. Then, ma'am, yung ruta ng kabila, ma'am, sa Marines, Iwalay. Sa may Sabina Shoal sila, ma'am. Then, yung ginamit namin na call sign sa kabila din, ma'am. Yung sa ma'am, may... if I may. Dalagang bukid po. Huwag mo nang sabihin muna yung rota. Sabihin mo na lang yung nangyari sa iyo. Nung then nung nag-ano kami ma'am na karating kami ng Sierra Madre around mag-alas 6 na lang po nung umaga. Nung yung rib 2 na sakay po ng kabilang boat ma'am. Nakatali na po sila sa may likuran. Then didikit na lang po sila sa sino ang nakatali? Sa yung rib 2 po. Ha? Rib 2, ma'am. Rib number 2. Alin yon? Marine o Nabsog? Nabsog. Dalawang rib lang po yung nakapasok, ma'am. Ah, okay. Yes. Dalawang Nabsog ang nakapasok. Yung yes, Marine po, wala. Sad to say, ma'am, nasiraan daw sila sa pagpasok, ma'am. Yung dalawa nasira? Yung isa po, ma'am. Tapos yung isa? Binadiyan na lang yung isa po, ma'am. Okay. So yung Nabsok lang ang dumating sa BRP Center sa Sierra Madre, yung isa nakatali na? Papatali pa lang po, ma'am. Ha? Papatali pa lang po, ma'am. Ah, papatali yung, pa lang? Yes, ma'am. Ah, doon ka nadali? Hindi, ma'am. Ah, teka. Sige, magkwento. Sa rib 1 po ako, ma'am. Okay. Ngayon po, ma'am, yung rib, nung papatali na po yung rib number 2, around pa mga 5 minutes na po kami nandoon sa Sierra Madre, dumating po yung rib... yung inboard rib ng Chinese ma'am, hindi ko alam kung Coast Guard ba or plan. Then po, then po ma'am, ang nangyari, pagkarating po nila agad, wala na pong warning, diniretso na yung pagbangga po. Nagbanggaan na po. Ilan sila? Around... Marami sila. Isang barko lang? Hindi, ma'am. Ilan sila? Walong rib, ma'am. Sama na yung aluminum rib ng Coast Guard, ma'am. Chinese Coast Guard. Hindi, yung sa Chinese Coast Guard. Ilan sila? Ma'am. Walong rib, ma'am. Ilan? 8 more or less, ma'am. 8 vessels? More or less, ma'am. Okay. 8 plus or minus 8. Ilan katao? Yung nakita mo lang, yung alam mo. Sa bawat rib, ma'am. Ha? Bawat rib po. Oo. More or less din 10, ma'am. Okay. Sama operator. Kayo? Ilan kayo? Sa Nabsug lang po, ma'am. Oo, dun sa... 10, ma'am. Yung sa Rip 1, yung kasama mo. Yung Nabsug, ma'am. Oo. Lima kami, ma'am. Isa plus 4? Ganon? Five, ma'am. Lima lang kayo. So, kalahati lang kayo nung China. Sa Rip, ma'am, limang tao lang din. Okay. Bale, 10. Sa kanila... Isa kanila, 10. Bawat rib. Bawat rib. Tapos yes, 8 yun. Yes, ma'am. Okay. Anong ginawa nila bilanggan? More or less lang po yun, ma'am. Oh, yeah. Siyempre, kung ano lang nakita mo at naaalala. No? Yes, ma'am. Tapos, paano nila sinagupa yung tropa nyo? Sabi mo, dumating 5 minutes ka pa lang. Yes, ma'am. Tinatali. Biglang dumating sila. Napakarain yes, nila. Sakay-sakay nila. Napakarami ring tao. Yes, ma'am. Anong ginawa nila? Lumapit sa inyo? Lumapit diba? At biglang nag-ramp. Binangga kayo binangga bigla? Na po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Tapos? Then yun na po, ma'am. Kasi ang nakita namin sa video, di ba, parang binangga kayo, pero hindi na namin nakikita, magulo eh. Tapos, parang may mga hawak sila, di ba? May mga maso, mga piko, hindi ko maintindihan, kutsilyo ba yun? Palakol, ma'am. Palakol. Ha? Palakol po, ma'am. May mga palakol fire sila. Axe. Lahat sila? Yung nakita ko, ma'am, isang tao lang yung nakita ko na may parax. Pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may
matutuli sa dulo. Yes. Kaya... Anong, paano mo nakita nagbunutan? Habang nagtatali kayo, dumating sila, binangga kayo, tapos naglabas na ng palakot. Ano ma'am, nung yung kabilang rib ma'am, sila, inaana na ma'am, binabangga na, tapos tinutusok na yung mismong tube ng ano, pusinisir, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po nila ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa ma'am na ano nila, putulin nila. Kaya yun ma'am, nagkaroon na ng konting labanan doon ma'am. Pero wala tayong armas pero na gamit. Pero narinig ba ninyo, nagkaroon ba ng babala o sinigawan ba kayo na maglalapit? Meron bang warning bago sila nagtutusok doon? Negative ma'am. Wala? Walang salita? Wala. Kasi parang yun ang version na sinabi nila, marami daw warning, sinabihan. Wala kayong hindi, narinig? Hindi na? Ko maintindihan yung sigaw ma'am. Inchik. Pero may mga sigaw? O, sinabihan ba kayo? O, awat kayo dyan. Kahit hindi nyo naintindihan, malalaman mo naman sa tono ng boses. Huwag ninyo gagawin yan. Kahit ibang salita, di ba? Sa tono pa lang, nagsisigawan na eh. Meron bang ganun? Yung bago sila ma'am, sigaw, pero yung pagsigaw nila, yun nag-aana na rin sila. Binabanggaan na rin nila tayo, ma'am. Binabanggaan na talaga? Yes, ma'am. Sabay? Wala sila? Yes, ma'am, sabay. Oo. Siyempre, hindi mo maintindihan kung ano sinasabi nila kasi yes, nananakot ba o yung palakol ba parang itinaas ba sa inyo sa malapit sa katawan, walang ganon? Hindi siya palakol, ma'am, yung parang customized na spear. Okay. Yung dulo niya, parang karit. Yung dulo niya may tusok. Karit po. Oo. Yung iba, tusok. Pero tinakot ba kayo na parang sasaksaking kayo or tinuro sa katawan ninyo, ganun? Ang gusto talaga nilang kunin, ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung rib talaga namin. Yung rib talaga, ma'am. Ah, yung rib. Opo. Yun ang gusto nilang kunin. Pero hindi naman nananakot na sasaktan kayo o tinuturo sa katawan. Ganun din, ma'am. Pareho na rin yun. Ganun din, ma'am. Okay. Armado ba kayo nun? Palibhasa, siyempre, sundalo kayo, nabsog kayo. Meron kang yung baril, kahit tago? Ang advice sa amin, ma'am, na magdala ng baril. So, pero tago yun. Ha? Tago, ma'am, tago. Nilagay okay. Na yun sa box lang, ma'am. Kasi yun ang gagamitin namin. Kami kasi yung papalit sana na tao sa... Ayun, ah, po, kayo ma'am. Na ang pupunta sa Sierra Madre. Yes, ma'am. Doon na rin yung rib na may iwan po, dalawang rib, ma'am. I see. Okay. Kami yung kapalitan din. Bakit para... kaya kayo pinadala ng baril kahit nakatago? Gagamitin ba? Siyempre, hindi ano? Hindi, ma'am. Kabilin-bilin na lang po sa amin, ma'am, sa rules of engagement na magpaputok lang kung pinaputukan tayo. Ah, magpapaputok lang? Kung pinaputukan po tayo. Eh kung... So, kung yung ginamit, yung mga pantusok, abay, hindi putok yon. So, hindi kayo magpapaputok hindi. Talaga? Yes, ma'am. So, yung mga depensa spear, lang, palakol, hindi yun pwede? Depensa lang sa boat natin, ma'am. Okay. Ayaw lang namin na sirain nila yung gamit natin. Nakaakyat, di ba, sila doon sa feed ninyo? Nakaakyat sila sa sinasakyan ninyo, di ba? Andun sa video, eh. Yung ano po, ma'am, yung pwesto po ng nung nakaakyat na sila, hinila na nila yung rib natin palabas ng ayungin. Hindi, wala. Hindi ko na po masagot, ma'am, kasi naiwa na naputol na po yung daliri ko. Napaiwan na ako sa Sierra Madre. Yes, ma'am. Nakuha ba yung baril mo? O yung baril mo kasama? Sir. Yes po, ma'am. Nakuha? Yes, ma'am. Nakuha ang baril mo? Hindi, wala sa akin, hindi nakuha yung baril. Sa iba ko na tinago, ma'am. Hindi na kasi sa Pelican Box. Yung baril ko hindi na nakuha, ma'am. Sa iba ko tinago. Hindi, doon ko tinago sa harapan, ma'am. Kaya limang baril po yung... So, lahat kayo? Dalawang baril po yung hindi nakunan. Sorry, lahat kayo nakunan ng baril? Dalawa po kami ang hindi nakunan, ma'am. Sabi mo lima kayo, dalawa nakunan ng baril. Sorry. Baril, ma'am, baril yung nakuha po. Sorry?
Dalawang baril, ma'am, ang hindi nakuha. Tapos lima yung... Dalawang baril hindi nakuha, pero yes, kung lima kayo, limang baril dapat. Nangyari sa tatlo. Hindi po, ma'am. Yung iba, walang... Hindi kasi maiiwan doon ng sayungin yung iba, ma'am. Yung isa babalik po kasi sa ano yun. Papunta sa... Ano nangyari sa baril? Dalawa kinuha? Yung dalawang baril lang po ang hindi nakuha, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Kasi hindi namin nilagay sa Pelican box, yung box na itim po naman. Naka-box? Oo, nakita ko nga, may yes, picture doon sa pinakita, yes, sa media. Oo, nandun sa media. So, dalawang baril nakuha. Hindi, teka. Hindi nakuha. Hindi nakuha? Yes, ma'am. Ilan ang nakuha? Tatlo nakuha. Kasi lima eh. Lima, ma'am. Iba yung baril namin, ma'am. Lima nakuha. Lima, ma'am, or i-find out ko, ma'am. Di ka sure. Pero alam ko, ma'am, lima. Hindi, kasi lima kayo, tapos may dalawa na nasa box. Hindi po, ma'am. Yung baril namin na dalawang rib, magkasama na yung baril namin doon, ma'am. Okay. So, hindi talaga namin intention na kukunin. So, hindi mo talaga bit-bit? Yes, ma'am. Nakatago talaga yun, ma'am. Naka? Tago, ma'am. Nakatago. Naka-box eh. Nakita yes, ko sa ma'am. Picture, ganun. Okay. So, yung baril mo. So, hindi ka sure kung lima yung nakuha, pero ang alam mo, lima... Dahil kada isa sa inyo may bit-bit. Yes, ma'am. Okay. Anong baril yun? Car 15 po, ma'am. Ha? Car 15. Parang M4A1 din. Ha? Parang M4A1 pero car 15. Okay. So ano nangyari noon yung sasakyan, yung arbit no, ninyo, hinila ba ng PCG? Yes, ma'am. Papuntang palabas ng... PCG? Sinong humila? CCG, ma'am. Ha? CCG. Ah, ng Chinese? Yes, ma'am. Oo. Saan nila dinala? Hindi ko na masagmano. Pero kwento ng tropa, malayo, ma'am. Malayo sa Ayungin. Kasi naputulan na ako ng daliri, ma'am. Nasa Sierra Madre. Paano naputulan? Yung... Kasi iba-iba yung sinasabi at hindi makita sa video. Sabi nung iba, naipit daw nung binangga. Sabi yung, naman nung iba, yung sa spear. Ano ba talaga nangyari? Ikaw lang nakakaya. Yung rib po nila, ma'am, nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am, ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong belo. So, gumanon lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali nun. Okay. Ngayon, nung bumuelo, ma'am, kumuha ng belo. Buelo. Pus, inano kami, binangga kami. Tatlo po kami nasa harapan, bao ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Uh-huh. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, nasa harapan din. Sa harap, yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Oo. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis right. Na... Nung pagbangga po, na ano pa ako, out of balance... na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung mismong kill. Ay, doon din siya palabas. Yung mismong kill, yung patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Maswerte mo naman, kawawa ka naman. Nadali ka. Doon talaga nadali ka na. Yes, ma'am. Sa ano, pagbangga nila ng... Kasi kung hindi pumatong yung rib nila, ma'am, hindi rin. Malakas kasi yung ano nila. Ay, ibig sabihin ng pumatong, talaga bumuelo sila para iangat ng todo-todo. Para banggain tayo, ma'am, pero yun ang nangyari, pumatong. Okay. Kailan nila na-disarmahan, nakuha yung mga baril ninyo? Bago na puto lang kamay mo o pagkatapos? Huling part na po yun, ma'am. Huling part na, ma'am. Huling-huli na? Yes, ma'am. After kinuha na yung mga baril? Yung tinuuna nila yung dalawang rib po, ma'am, palalabas ng Ayungin. Kinuha na nila yung dalawang rib? Kinawa nila yung dalawang rib, pinagsisira yung gamit. Doon na sa labas ng Ayungin Shoal, ma'am. Ang balita, pati yung personal ninyong gamit, yung inyong mga cellphone, sinira din? Yung dalawang boat guys po, ma'am. Oh. Kasi yung gamit nila na cellphone sa pag-navigate, pinatay kasi namin yung navigational system ng rib para hindi maalata nung pagpasok, ma'am. So, yung pang-navigational, pinatay. Yung personal, ang nangyari? Yung dalawang tropa, ma'am, yun ang ginamit nilang navigational system, ma'am, yung dalawang cellphone nila, pinagsisira din. I see. Sinira? Yes, ma'am.
Tapos, kailan sila umalis? Kailan natapos yung insidente? Ano nangyari? Di, hinila na nila yung dalawang sasakyan. Andun kayo? Asan kayo? Ay, hindi. Wala ako doon, ma'am. Nandun ako sa Sierra Madre po. Nasa Sierra Madre ka na? Yes, ma'am. Tapos yung kasamahan mo, nasa Sierra Madre din? Hindi. Dalawa lang, tatlo lang po kami yung naiwan sa Sierra Madre, ma'am. Yung iba, ma'am, hinila na papuntang labas ng Ayungin, dalawang rib. Hinila nino? Chinese, ma'am. Ha? Chinese po, ma'am. Hinila ng Chinese? Yes, ma'am. Tapos, saan sila dinala? Hindi. Sabi ni ng, ano, ma'am, tropa, malapit na daw sa Sabina Shoal. Okay. Hindi. Malayo na sa Ayungin, ma'am. Basta hindi na matanaw nila yung Ayungin. Tapos, iniwan na lang sila ron? Tinawagan yung Coast Guard, ma'am, PCG. Ah, yung PCG ang nag-rescue sa kanila? Yes, ma'am. Nasira na daw. Kung dalawa kunin kayo sa Sierra Madre, ilang... Tatlo, ma'am. Tatlo po. Tatlo sa Sierra Madre? Yes, ma'am. Naiwan. Tapos, dalawa yung hinila? Dalawang rib, ma'am, yung hinila. Bale, pitong tao na lang yung naiwan sa... Ay, pito sa amin, pero may mga tropa pa na civis, ma'am, na kasama namin na sakay sa barko na, sa rib namin. Sige. Sakay na civis. Masasabi bang aksidente to sa iyo? Kasi nakita mo, yun, unang bangga, tapos ikalawang bangga. Kung inangat pa yung keel na sinadya talagang makaakyat. Paano ba yun? Kung ikaw pa, lang ha, sa opinion mo, hindi naman tayo... Hindi siyang expert. May tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Kung intentional, ano kaya intention nila? Saktan kayo? Ang intention kayo ng armas, akyatin yung Sierra Madre, kunin ang barko ninyo. Anong intention nila? Ikaw, asa kasi nandun kayong kaguluhan na yun. Anong pakiramdam mo? Anong gusto nilang gawin? Sir? Hindi, opinion mo lang sa kaguluhan na yun. Yung kwan, ayaw na nilang magpa-resupply rotation sa Ayungin, ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi... Ano, babawasan na yung tao sa Ayungin para yun yung ano nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin yung intention. Sa iyo, yun yes, ang ma'am. Intention, harangin yung pagre-resupply at yung pagre-reposition ninyo doon sa resupply and rotation, ma'am. Oo, ayaw nila talaga na yes, ma'am. Makatapos kayo ng mission. Oo. Yes, okay, ma'am. May tanong ang ating mga senador. I think si Senator Risa may statement. Yamanak, Madam Chair. Ayoko lang i-interrupt si Seaman First Class Facundo kanina. Last na lang. Anong may idadagdag ka pa? Meron ka pang nahalata o napansin yes, o ma'am. Ibig sabihin? Ikwento ko na lang, ma'am, kasi hindi ko natuloy yung kwento kanina. Sorry. Ay, okay. Pero, ano Madam Chair, kasi, bago sila mag-kumpleto ng kwento nila, kung maaari ko lang ipahayag, na saludo po ako sa inyo, Seaman First Class Facundo, at sa mga kasamahan ninyo sa rotation and resupply mission na iyon, sa mga kasamahan nyo sa Philippine Navy sa ilalim ng pangunguna ni Vice Admiral Adasi at gayon din Chief of Staff Browner. Sorry, Risa, patapusin at pa natin. Hindi ko of course, of course. Gusto ko lang magsaludo kay Seaman First Class Facundo dahil sa tinanaw mong kapansanan dahil sa ginawa ng China laban sa atin, sa inyo. Salamat po. Yes, Jeff, meron kang idadagdag pa pala. Wala pang yes. Ending tong kwento yes, natin. Sorry, ah. Yun po yung nangyari nung nagbanggaan na ma'am lahat, ma'am. Umakyat na po kami. Yung naputol na, umakyat na ako sa Sierra Madre. Nung natow na po yung dalawang rib palabas ng Ayungin, nag-attempt po kami ng medevac. Medical evacuation, sad, yun nga nangyari. Rubber boat. Nung around 1 nautical mile na kami, ma'am, from Sierra Madre, binutas po ng Coast Guard yung boat, rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Alin ang binutas? Yung rubber boat po, ma'am, yung maliit. Yung sinasakyan ka ng medevac? Kami, ma'am, sakay kami ng medevac. First attempt namin. Okay. Then bumalik kami sa Sierra Madre po. Kasi butas na yung ano eh, lulubog. Pagbalik namin ng ano ma'am, doon na kami nag-stay. Hanggang sa gabi ng alas 11 ng ma'am na
Nung gabi? Aboard na ako sa Philippine Coast Guard, ma'am. Vessel. Ah, doon ka kinuha na ng Philippine Coast Guard? Hindi, ma'am. Kami yung mismong pumunta sa rib ng Coast Guard. Then yung rib ng Coast Guard, ma'am, papunta sa barko nila. Mga 20 nautical miles galing around. 20 nautical miles galing yung Insol, ma'am. Tapos, pumunta na kayo sa barko ng Coast Guard? Yes, ma'am. Ah. Tapos doon na, yun na po yung huling... Tapos inuwi ka na? Sama na rin yung dalawang boat namin, ma'am. Tinila na rin ng barko ng Coast Guard. Binutas nila yung sasakyan, pero may sinira rin ba doon sa Sierra Madre? Wala. Ang mga Chino, wala? Nagbato lang sila ng mga corals, ma'am. Ah? Binato nila ng mga corals yung tao sa taas ng ngayong... Saan galing? Ah, Sierra Madre. Sa rib nila, ma'am. Coral? Sa rib nila. Manamang sa dagat din natin, Madam yeah, Chair. Oo. So, yung Chinese, binato ng corals. Yes, binato, ma'am. Yung Sierra Madre. Kailan to? Yung same day, ma'am, ng nangyaring insidente. Kasi sabi mo, 6 a.m. ka dumating, di ba? Kami, ma'am. Kayo, 6 a.m. Yes, ma'am. Di kayo nakaalis hanggang 11 ng gabi? Ay, hindi po, ma'am. Ay, ako, ma'am. Hindi, kasi di ba 6 a.m. kayo dumating doon? Anong oras kaya yung mga Chino dumating? Mga 6:10. O, talaga, 6:05, ma'am. Agad-agad. Sabi agad. Mo nga, 5 minutes. Yes, ma'am, 5 minutes. Ganyan. Anong oras sila umalis? Nung nahila na nila yung dalawang rib palabas, ma'am. Mga bandang kailan na yun? Matagal ba kayo? Matagal ba sila ron? Hindi ko, mga around 1 hour din siguro, ma'am. Ah. 1 hour. I-ano ko na lang sa iba, ma'am. Hindi ko nakita yung oras, ma'am eh. Oh, syempre. Pero yung more or less parang isang oras rin yung hinila nila. Tsaka sila umalis. Yes, ma'am. I see. Ay, mag-uumaga na pala. Ay, ano na pala, ma'am? Mag-alas 8 yata. Kasi maliwanag na. Yes, ma'am. Oh, ang init-init ngayon. Yes. After 1 to 2 hours, nag-alisa na sila. Yes, ma'am. After sabay, nung nakuha yung dalawang... Rib. Yes, ma'am. Yung dalawang rib. Yes, ma'am. Okay. Okay. Mula 8 o'clock hanggang alas 11, walang may alam na nandun kayo? Alam, ma'am, kasi nag-ano kami ng medevac, ma'am. Nag-attempt kami ng first medevac. Pero yung first attempt ninyo, anong oras yun? Around 9 a.m. din, ma'am. 8 or 9 din, ma'am. Ah. Agad-agad din, ma'am. Ah. Nung nahila na yung dalawang rib, naghanap rin kami, ma'am, na grabber boat din kami. Kasi habulin nga, ma'am, habulin namin sila. Para kahit dugo ang ka? Para sa medevac, ma'am, sama kami sa kanila. Ah, okay. Pero hindi namin alam na, hindi ko pa kasi alam na that time na hinihila na pala yung rib natin, ma'am. Tama. So bumalik na lang kayo sa Sierra Madre at maghintay kasi wala na kayong choice. Kasi binutas nila yung... Binutas yung... Rubber boat yung natin, rubber ma'am. Boat. Yes, ma'am. So naghintay kayo gabing-gabi na, alas 11, halos sa... Alas 7 kami nakaalis sa Ayungin, ma'am. Then... Around 11, mag-12 na ng midnight, nakarating kami sa barko ng Coast Guard, ma'am, PCG. Okay. May dadagdag ka pa? Anong pakiramdam mo nung panahon na yan? Wala, okay lang man sa akin na... Okay lang, sige wala, lang. Wala man akong, ano ma'am, yung pinag-alala ko lang kasi yung nawawala yung dalawang rib namin. Tama. Nandoon yung tropa din. Na kasama doon. Yung mga kasama mo? Yes, ma'am. Inaalala mo lang yun? Yes, ma'am. Oo. Yan lang, ma'am. Wala kang nararamdaman na iba? Wala kang sakit o tama maliban sa daliri mong nadali? Ayos na, ma'am, na napagaling naman sa hospital. Nagre-recover lang na amoebiasis. Oo nga, tama. Maraming salamat at... Thank you, ma'am. Apakatindi ng dinaanan ninyo. Back to Senator Risa po. Yamanak, Madam Chair. So, ibig sabihin, sinaktan na nung mga Chino yung sundalo natin sa Philippine Navy, binutasan pa nila yung rubber boat para hindi siya makatanggap ng medical attention. Ang galing talaga, Madam Chair. Yung opening statement ko po sana kanina, kaya lang ayaw ko ngang i-interrupt si Seaman First Class Facundo, preliminarily po, kaugnay nung unang agenda natin ngayong araw,
at the proper time maghahabol na lang po ng ako ng ilang mga tanong sa Department of National Defense tungkol sa ating cyber defense doctrine kaugnay ng Chinese influence operations. Pero kaugnay po nitong ating kasalukuyang agenda, Madam Chair, China's actions at Ayungin Shoal must be condemned repeatedly and relentlessly. As a Filipino and as a senator, I share the hurt and pain of the Philippine Navy over our wounded personnel. China severely violated not only international law, but our human rights. This is unacceptable. Violence should not be committed on our seas. We must push for a de-escalation in the West Philippine Sea. Our security establishment, however, has to be prepared for continuous unlawful escalation by the Chinese government. We have to be prepared for every contingency. What are the probable scenarios? Are we prepared for a blockade by the People's Liberation Navy, Chinese Coast Guard, and Maritime Militia? A blockade of the BRP Sierra Madre. The rules of engagement established by our policymakers have to be very clearly and carefully communicated to the boots on the ground, or on the water in this case. We don't need any misunderstandings or miscalculations. Are our contingency plans aligned with those of our allies? I call on government to put politics and diplomacy consistently at the captain's wheel, with the Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, fisherfolk, and civilian actions. Let us optimize every legal, political, and diplomatic potential to preserve Philippine national interests, security, and peace in the region. Agyamanak, Madam Chair. Yes. Do I proceed to my questions, Madam Chair? Thank you very much. If you will allow, may kasalanan ako eh. Hindi ko napag-oath sa si Jeffrey Facundo, nakimarites na ako kagad. Pero lahat ng sinasabi ninyo, nasa record naman natin at inaasahan ko na lahat ng sinasabi mo ay tama. Pakinalang bigay ng oath, saka sakali hahanapin pa natin siya. Secretary, please. Atrasado. Ma'am, may correction pala ako, ma'am. Yes. Teka muna. Mag-oath man tayo kahit kapraso na lang. Pitong baril pala yun, ma'am. Pitong baril yung nakuha. Okay. Sige. Teka muna. Comsec. Mali pala yung lima, ma'am. Sorry. Mary, punto kaya nakakagulo sa sa addition tayo eh. Okay. Sa Comsec, Dana, please. Hearsay na lang yung baril sa kanya kasi hindi naman niya alam. I think later, ma'am, we can give a more factual account. Okay. Na executive session sa kanya, hearsay na lang yung alam. O, tama. Okay. Hindi rin namin makita. Puro video lang pinanood namin. So, Comsec, please, yung... Opa. Sir Facundo, Mayri Punto Mayo, salamat po. Pakitaas po yung kanang kamay. And repeat after me. I, state your name. Do hereby swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Thank you.